3. Meron din po silang mga check-ups po, yung mga need ng physical therapy and wellness centers. Another is, umuwi akong may ID band. So it's in my nursing bag. Hi guys, it's me, Bane, and welcome back to my channel. So for today's video, I'll be sharing with you guys what's in my nursing bag. So before I begin guys, gusto ko lang pala i-promote kung saan ko po binili itong nursing bag. So, name po ng shop is Come Home. Ayan po yung calling card. Binigay po ni Ma'am Gina Viernes Alejandro. So, siya po yung napakabait na nagtitinda po doon. Kanila po yan. And ang name po ng shop is Come Home Physical Therapy and Wellness Center. So, one time po, pumunta ako doon kasi bibili ako. Tapos, nataon po na may check-up sila. So, madami din po nagpapa-check-up doon. If gusto nyo, pwede naman po. So, may schedule nga lang po. Although, hindi ko alam kung ano schedule. So, yun guys. Before I begin, eto nga pala yung interview ko with Ma'am Gina Viernes about sa shop po. So, for more information, ayan, panoorin muna natin. Ano pong usually na mga binibenta nyo kasi meron? Since ano to, orthopedic clinic. So, orthopedic and physiotherapy equipments or mga modalities. At what? Mga supplies. Opo. Usually po sa mga nursing students po, right? Not. It's more on orthopedic kami. Kasi yan ang specialization namin. Sa inyo, secondary pag mga estudante. So first, kompleto naman. Diba? Yes po, opo. Oh, complete na complete guys. Lahat ng mga tinatanong ko, nakikita ko dito. Mga anong oras po kayo usually open? Dito, usually 10 a.m. po to 6 p.m. Okay po. First, we have Umber. Ako po si Aaron. And Rian. So guys, kamusta naman ang pag-aaral sa Pasig-Sai? Short Pasig-Sai review. Ano po? Grammar boy. Grammar boy. Number one characteristic. Starbucks. McDo. Si mga lifestyle. Number three, coding sections po sa SCM. So nakita nyo naman na madami talaga silang supplies. And if gusto nyo nang malapit at hindi na kayo pupunta dun sa Bambang na malayo, or kailangan nyo ng isang medical supply or specific na gamit, tapos urgent siya, so pwede po kayong pumunta doon. Anyway, ito na ang ating nursing box. Ayan, napakabigat. Ang daming laman. Ito yung lagi kong kasama pag nagre-ret them kami. Para siyang treasure box. Pero ang daming laman. So first, we have this syringe. Iba't ibang type ng syringe kasi nag-parenteral medication na po kami before and hindi ko pa siya natatanggal dito sa nursing box. Kasi nakatago lang siya dito. Ayan. So, meron tayo ditong ano to? So, meron tayo ditong Terumo insulin syringe. 100 units. Ayan. Ito po yung ginamit namin sa parenteral medication. Kung nakita niyo shorts ko, nagtuturukan po kami. Medyo, ayan po, practice lang yon. Pero nung mismo read them, grabe! Ang sterile water! Ayoko na maranasan ulit ang sterile water. Ayan. Sakit pala nun, guys. Di ko naman kasi alam. Tapos, eto, meron tayo ditong insulin syringe. And meron din tayong, ang dami kong insulin syringe. Meron din tayo ditong Terumo syringe. Tuberculin syringe naman po siya. 1 ml or 1 cc tuberculin syringe. Ayan. Tatlo sila dito. Yung 3 ml, nagamit ko na siya. So, naubos na siya. Ilang gamit ako noon. Meron din po tayo dito ang medical cups. Nung nag-oral medication po kami na return demonstration, ayan, dalawa yung nagamit. Hindi naman sa dalawa. Backup lang yung isa, pero isa lang yung nagamit ko dito. Tapos, siya ay 2 tablespoons or 8 drums or 30 ml na measuring? Medicine cup. Eto, di ba, pen light. Tapos, pwede nyo rin siyang i-connect dito para maging otoscope. Ayan. Ito po yung ginamit namin before sa ear assessment. Tapos meron din siyang iba't ibang ear speculum. Iba't ibang sizes po yan. Ayan. Adjust na lang pag depende sa size ng ear canal ni patient. Tapos meron tatlo siya eh. Doon ko rin po binili sa Come Home na shop. Doon lang po yan sa ano. Diba Mercury Drug sa may palengke. Tapos may
pasukan po doon. Pasok kayo doon, tapos kaliwa kayo. Ay, ito pala. So, ito, pag bumili ka po ng nursing box, may kasama siyang, ayan, hindi ko sure kung saan galing to, pero basta kasama siya sa nursing box eh. Ayan o, box still. Tapos ito guys, kasi diba, nakasara. Nakasara, tapos sara natin. May possibility kasi na, kunwari, dinala mong ganyan. Tapos, accidentally nabuksan. Psh, ayan, so hulog lahat, diba? So, eto, pang lock po siya. Ayan, dito niya siya ipapasok. Para secured talaga siya. And hindi kayo mag-aalala na what if mahulog, what if biglang mabuksan. Ang hirap kasi ng mga may what if. Ayan, may natirang syringe, tuberculin ulit. Dalawang thermometer, ito naman po ginamit namin siya during vital signs. So, kumuha po kami ng temperature sa iba't ibang body parts, sa axilla, yung rectal, hindi na. Kasi, hindi na yun. Private yun eh. Tapos, yung oral. So, ito po yung ginamit namin. 2 sets siya. Ito, marker. So, during thorax assessment, ginamit po namin to pang mark dun sa chest excursion. So, kung 3 cm ba, or kung normal ba yung finding. So, ayan guys. And meron din po tayo isa pang penlight. Wow! Ang liwanag! So, maliwanag pa sa future ko. Ayan, penlight po. Binili ko din siya doon sa my come home. Lahat meron sila guys. So, mura lang to. Nalimutan ko na kung magkano. Basta affordable siya. 100 ata. So, eto guys. Eto yung nare-recommend po sa mga ano dyan, incoming freshman students. Ito po yung nire-recommend na penlight kasi meron ditong sizes ng pupil kung nakikita nyo. So, pag nag-assessment po kayo ng pupil size, ganon. Then, meron din po tayo ditong tape measure. Nag-ano kasi kami, musculoskeletal assessment. So, ito po yung ginamit namin. And, minessure yung extremities ng patient. Tapos, meron din tayo ditong ID bands na hindi pwedeng mawala bago mag-return demonstration. So, yan. Pag nasara mo na, hindi na pala siya natatanggal. Akala ko natatanggal siya. One time, bumili kasi ako nito. Tapos, sabi ko, try ko nga. So, sinuot ko. Tapos, sabi ni Ma'am Gina, oh, di mo na yan matatanggal. So, sabi ko, ay talaga po, kasi hindi ko naman alam na hindi pala siya natatanggal. Kasi hindi naman ako na ganito sa ospital dati. Kasi hindi pa ako nako-confine. Hopefully, hindi talaga. So, yun. Umuwi akong may ID band. Tapos, meron dito tayo ditong mga band-aid. Yan, hindi pwedeng mawala sa akin yan. Kasi prone ako sa mga sugat. Ayan. So, ito po ang, anong tawag dito guys? Hindi ko alam. Divider. Tapos, ayan na. Ayan, so meron tayo ditong mask na color white. Meron din tayo ditong gloves. Tapos, meron din po tayo ditong tickler. So, itong tickler, kailangan po siya pag nagre-return demonstration. Lalo na po pag nagtitake ng vital signs kasi dito po pinapasulat yung mga findings or data po na nagagather natin sa patient. We also have this table of values. Ayan. Dinalaminate talaga, sabi kasi ilaminate daw po just in case nagamitin sa duty or hindi pa namin kabisado, which is true. Hindi pa namin kabisado naman before. Kaso, natapos ng exams, kakabisaduhin ko ulit to kasi nalimutan ko na. And then, we also have this stethoscope. The stethoscope, pinakamamahal kong stethoscope. Yan, kailangan po lagi natin tong dala. So, yan po yung sphygmomanometer. I think nasabi ko na to dati sa dati kong vlog, which is eto. Yan, kung gusto niyo po panoorin for the go, check niyo na lang yung price kasi nalimutan ko na. Tapos, eto naman guys, eto po yung mga lalagyan ng cotton balls. Meron ditong dry and meron ditong nakasoak sa alcohol. So, kailangan po to pag kunwari, kukuha tayo ng temperature, tapos kailangan niyo muna lagi linisin yung thermometer na ididikit natin kay patient or any supply po na kailangan madikit kay patient kasi syempre that is to ensure client safety and to avoid nosocomial infections pag nasa ospital na po tayo. And then meron din po tayo ditong triangular bandage, hindi ko alam ba't napunta siya dito pero lagi-lagi ko lang siyang dala. So ito pong bandage, ginamit namin siya dati sa TAG seminar which was hosted by the third year or seniors po namin. So, TAG means triage, aid, and go. So, doon po natuto kami kung paano mag-triage and paano rin po
mag-respond sa mga, kunwari, may disaster na nangyari tapos kailangan ng immediate attention and may mga iba't ibang severities ng injury na nangyari. Ito naman, in the plus absorbent gauze sponge. Ito pag ginamit namin siya noon sa ophthalmic medication. So, pag naglalagay kasi, di ba, to avoid systemic absorption ng medication dito sa nasolacrimal duct. So, yan, ipapress po dito yon. And then, gauze pad. May different purposes po siya, pero ito, ginamit namin siya noon sa mouth and oropharynx assessment. At wala na po siyang laman. So, ayan. I hope madami po kayong natutunan sa video na to, or sana nakatulong ako sa mga incoming freshies dyan. So, that's all for this video. If you like this video, kindly hit that like button. Don't forget to subscribe. Also, click that notification bell para lagi kayo updated sa aking new uploads. See you in my next vlog. Bye!